Ayan po sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ay hayaan niyo pong ipaabot ko ang aking pagbati sa inyong lahat. At ipaabot ko na rin po ang aking pasasalamat sa inyo na patuloy niyo nga sa patuloy niyong pagtangkilik ng munting channel natin. At ganoon din po, pinapasalamatan ko na rin po yung mga bagong nag-subscribe sa akin. At maraming salamat po. At dahil po dyan, ang pwede ko lamang pong gawin para makaganti sa inyong pagtitiwala sa akin ay ang ipagdasal ko kayo na sana manawari ay ibaba na ng ating Panginoon ang swerteng madalas kong sinasabi sa inyo. Yan po yan at hindi po natin titigilan yan sa pagdarasal. At ito po at ito pong topic natin ito ay tungkol po dito sa Maharlika Funds na pinunduhan ng Land Bank at sa DBP ng 75 billion pesos. At wala pang 6 months noong may isa batas, itong Maharlika Funds na ito ay ito na. Hindi lamang humahagulgol itong Land Bank at DBP, kundi naglulupasay pa na nakikiusap sa Bangko Sentral ng Pilipinas para tulungan sila dahil nga po bangkarote na po ito dahil dyan sa Maharlika Funds na yan. At siguro na-realize ni Marcos itong mga kapalpakan nila, lalo na itong mga nandyan sa Kongreso at sa Senado na nag-approve nitong Maharlika Funds na ito ay talaga namang sinuspindi na niya. Kasi alam nila yung pwedeng mangyari na lahat itong mga ito makakalabuso na. Dahil kung hindi man ikalabuso ito ng korte, itong mga ito, ay ikakalabuso na ito ng ating mga taong bayan mismo. So imagine nyo, hindi lamang sila umiiyak, naglulupasay na sa pakiusap sa Bangko Sentral ng Pilipinas na bigyan sila o tulungan sila. Kasi nga, wala na silang pwedeng maibigay sa mga customer nila or mga depositors nila. Ayan. At ako naman kasi dyan sa BBP at saka dito sa Land Bank, ayan po talaga yung bangko ko. Kasi po, nakakasiguro po ako dyan dahil government owned po yan. Kaya yan po ang mga bangko ko talaga. At noong pong noong sinabi po yan na sinabatas yan, na talagang batas na magpupundo yan dyan sa Maharlika Funds na yan, itong DBP at saka itong sa Land Bank na ito ay yun po yung time na winidraw ko na po lahat yung mga pira ko dyan dahil alam ko na po yung pwedeng mangyari. So, kung alam ko po yung pwedeng mangyari, ay alam ko rin po na ang pwedeng mangyari din po dito sa mga ito ay magkandamatay na lang lahat. Kasi unang-una po, wala po akong alam dyan. Basta ang sa akin lang, pakiramdam ko lang po ay mawawaldas lang yung pera ko na nakadeposito dyan kung hindi ko i-withdraw yung time na yon. Kasi unang-una, kahit gaano kalaki ang pera mo, kahit pag milyones ang pera mo nakadeposito dyan, pag ang bangko ay nagdeklara ng bankruptcy, at pagka-bankrupt, ay wala na po kayong habol dyan. Ang pwede nyo lang po mahabol dyan ay 500,000 lang na insurance ng Philippine Deposit Insurance Company or PDIC. Yan lamang po mahabol nyo, kahit pa milyones ang pera nyo, 500,000 lang po ang inyong makukuha sa insurance or PDIC. Yan po yan. Kaya mabilis lang po siguro talaga yung pakiramdam ko, kaya winidraw na po lahat ang pera ko dyan noong time na yun. Pero yun nga po, kung ano po yung napipil ko, yun po ang pwedeng mangyari. So kagaya nga lang po yan, napil ko
na yang in-invest nila dyan sa Maharlika Funds na yan na 75 billion ay alam ko madidisgrasya ang pera ko, kaya winidraw ko na po yung pera ko dyan. Pero ngayon hindi ko po kayo ini-encourage na withdrawin nyo na rin po yung pera nyo. Ayoko po magsabi ng ganyan. Basta sinasabi ko lang po yung sa akin. Ganun lamang po yon. Hindi ko po kayo tuturuan na i-withdraw nyo na rin yung pera nyo dyan. Ngayon, so ngayon, ang makikita nyo na po yung pattern dito na kapag magpapabango ka sa presidente, kagaya nito mga congressman at saka senador na ito, tingnan na ang bilis-bilis lang ipinasa nila yung Maharlika investment fund yan. Dahil nga sa pagsisip-sip lang. Pagsisip-sip sa presidente, walang mga sariling utak itong kongreso at saka senado, sinasabi ko sa inyo. Di ba yan ang paulit-ulit ko sinasabi sa inyo? Walang mga utak yan. Basta ang uso dito, kung saan yung makakaluwag sila na mangulimbat ng pera ng bayan, doon itong mga ito. Tingnan nyo, hindi man lang nila isinaalang-alang, hindi man lang nila pinag-aralan ang pwedeng mangyari dito sa investment fund na ito, ng Maharlika na ito. See? Di ba napakabilis lang ipinasa yung batas niyan? O ngayon, kahit nagustuhin man nila ngayon, hindi sila makakakuan eh. Hindi sila makakapalag dahil unang-una, yan na nga, naglulupasay na sa pakiusap itong Land Bank at DBP ng tulong galing sa Philippine Central Bank. Yan po. So wala siya lang choice kundi i-suspindihan. Ngayon, so yun nga sa sinasabi ko, kung ito man lang sana ay pinag-aralan, ay hindi po nangyari ito. Ngayon ang tanong, kung sinuspindi ni Marcos itong Maharlika investment fund na ito, nasaan na ngayon yung 75 billion pesos na yan na in-invest ng Maharlika, ng Land Bank at saka DBP? Nasaan na? Sana, ibinalik na rin sa Land Bank yan, pero wala pong ibinabalik pa. Dapat ibinalik na rin yan. Kaya ito yung sinasabi ko dito sa mga kababayan ko na magiging sumalya tayo pagkahinayaan natin ang gobyernong ito na tapusan ang termino na 6 na taon. Maniwala kayo sa akin. Pero bago po yan, bago tayo magpatuloy, kung pwede sana yung mga bagong makapanood itong video ko, sana pakipindot na lang din po ang subscribe, like and share na rin po. Sa pagkakataon po ito ay wala po akong hahambalusin ngayon. At dahil naaawa na rin po ako dito sa lababo na hinahambalos ko, ay para po maging credible yung ating pakiusap. Mamaya po mayroon tayong pakikiusapan for the second time around. Mayroon po tayong pakikiusapan, kaya hindi ko muna gagamitin itong panghambalos ko. At mamaya na po yan at maririnig nyo. Basta sa akin po, sabi ko nga po sa inyo, gusto nyo man o hindi itong dinadaldal ko rito, i-subscribe dun lang, i-share at saka i-like, pangsamantala. Hanggat nandito pa tayo, dahil unang-una hindi tayo nakakasiguro, ngayong susunod na taon, 2024, baka matunaw na tayong lahat dito. So, kaya pangsamantala sinasabi ko. Ngayon, kung hindi man matuloy yung dilubyo na sinasabi ko, adibawiin nyo yung inyong sinubscribe sa channel ko. Ganun lamang po kasimple. Hindi po ako naghumihingi rito ng subscribe para kumita ako rito. Palit-ulit ko po sinasabi, hindi ko po kailangan ng kahit na anong pira. Dahil sawang-sawa na po ako sa pira at katunay, hindi ko na pwedeng ulit-ulitin dito. Nandiyan naman po yun sa video kung bakit ko sinasabi nga ako na ang tumatanggi sa blessings na binibigay ng ating Panginoon. So, huwag po yan ang pag-usapan natin, kundi ito na nga po yung pinag-uusapan natin na kung saan ay
Ini-highlight ko lang po dito na pwede kong i-detect, pwede kong maramdaman yung pwedeng mangyari sa hinaharap. Kagaya lang po sa personal ko. Kani-kanina ko lamang po sinabi, noon pong nalaman ko na compulsory yung investment fund na ilalagay nitong Land Bank at saka DBP dito sa Maharlika investment fund dito. Antimano, winidraw ko po yung pira ko dyan sa kanila. Bakit? Kasi po, iba po yung pakiramdam ko. So, wala pong kanyon. Bagamat sinasabi yan dati ni Jokno, yung finance manager ng administration ito na kayang-kaya punduhan ng Land Bank yan at saka DBP. Pero tingnan mo yung kasinungaling nitong Jokno na ito. Kasi ang pinaprotektahan lang niya, yung 48 million niya na sahod. Ha? Ganyan yan. See? So, ibig sabihin, na-detect ko rin po. At naramdaman ko rin po na may masamang mangyayari dito sa Land Bank at saka DBP. Kaya po, winidraw ko na po yung pira ko dyan sa banko na yan. Ngayon, ang yun nga po, hina-highlight ko lang po yung mga sinasabi ko na pwedeng mangyari. So, ngayon po ay nasabi ko rin po yan dati na dapat sana itong mga senador at saka mga congressista ito, total matatalino naman ito eh, na mga sinasabi nilang matatalino. Bagamat ang pagkakakilala ko rito sa mga animal na ito ay matatalino lamang magnakaw, pero wala pong mga utak yung mga yan. Tingnan nyo yan. Inapprove nila ng madalian yung Maharlika investment fund na yan na wala man lang proper study. Ngayon, noong sinabi ko dyan sa isang video ko, nakikiusap na ako rito sa ating mga kasundaluhan at mga kapulisan at maging dito kay Inday Sara na i-withdraw na nila yung kanilang suporta sa administration ito. Nandyan po yan sa video ko na nakikiusap po ako. After ilang araw, after isang linggo, ayan na po, nagsalita na rin po si former President Duterte na halos ganun na rin po yung panawagan niya. See? So, ibig sabihin, kung hindi mo nyo man ako pinapanawalaan yung time na yon, ayan po, malakas pa rin po ang impluensya nitong si President Duterte. Nakikita niya yung mali at nakikita na rin niya yung pwedeng mangyari. Yung pong sinasabi kong, baka pag nandito pa tayo, maging sumalya tayo, na pati kapwa nila tao kakainin na dahil sobrang kagutuban. So, yun po eh. So ngayon, nakukunin na, nagigits nyo na yung mga sinasabi ko rito. Bagamat sa biglang tingin ay hindi ka paripaniwala itong mga sinasabi ko. So ngayon, pangalawang panawagan po. This is the second time I call the attention of our Philippine army, policemen, lahat na po yan. Lahat na po ng mga nagmamalasakit pa dito sa ating bansa na i-withdraw na po yung suporta ninyo dito sa administration ito. Wala po. Okay lang po kami. Okay lang po. Ako lalo na. Okay lang po kung ano pa ang pag, kahit pa limasin na nila lahat ng limasin ang pira ng bayan eh. Kahit pa kubkubin na lahat yan, lamunin na, wala akong pakialam. Pero ang masakit nito, ha? Habang pinagnanakawan nila ang pundo ng bayan, ang lalong nasasagasaan dito itong ating mga mahihirap na kababayan. Yun lamang po ang lagi kong sinasabi rito eh.
ang maaapektuhan po rito, lalo pong maghihirap, lalo pong wala na makain itong mga kababayan natin. Ito, mga mahihirap natin kababayan. So, kung ibig sabihin po, kung nagsasalita ako rito, ay para po ito sa mga kababayan ko. Hindi po ako nagsasalita rito para sa sarili ko. Hindi po. Kaya nga po, pangalawang panawagan ko na po ito sa ating mga kusundaluhan at ating mga kapulisan. Pakiusap lang po. Siguro naman po ay pare-pareho na na nakikita na natin or pumapasok na sa isipan natin ang pwedeng mangyari sa mga hinaharap. Uulitin ko lang po. Sobra na po ang panggagahasa, pangbabastos nila sa ating bansa. Itong mga nakaupo dyan. So, dyan lamang po sa Maharlika Investment Pandayan, maliwanag na po. At nakikita na po natin na talagang mawalang mga utak ito. Magagaling lang po itong mga ito, magnakaw. Hindi po para isalba. O hindi po ito para dito sa ating mga kababayan na talaga namang tunay na naghihirap. Hindi po para, hindi po sila para diyan sa ating mga kababayan. Kaya po ganun na lamang po ang aking pagdadaldal dito. Ganun na lamang po minsan ang talagang galit ko na hanggang sa nanghahambalos na nga ako rito. Kaya nga po hindi na ako gumamit ngayon ng panghambalos para lubos ninyong maintindihan itong mga sinasabi ko. Napakarami po nating mga problemang kakaharapin. Kagaya po na yung mga bantang gira na yan. Dahil baka sumambulat ngayong pagpasok ng 2024, sumambulat na yan. Baka sumambulat na rin dyan yung mga virus. Sumambulat na rin dyan ang mga tsunami. Sumambulat na rin po ang pagkatunaw ng mundo. Dahil nga po, palit-ulit ko po sinasabi, sobrang nipis na po yung ozone layer natin. So, anong epekto nun? Lahat tayo to dust. So, ang ibig ko naman po sabihin dito, habang may panahon pa, ay iparamdam naman sana natin dito sa ating mga mahihirap na kababayan na mahal natin sila. Iparamdam naman natin sa kanila na mayroong gobyerno na pwedeng sumalba sa kanila ng kahirapan. Yun lamang po ang ibig kong sabihin dito. Wala na po akong ibang layunin dito. Hindi po ako mag-aaksaya rito ng panahon para lang kumita ng sarili ko. Hindi po. Pinag-aaksayahan ko po ito ng panahon para magdadadaldal dito dahil nga po sa pagmamahal ko dito sa mga kababayan ko. Huwag na po tayong magdadalawang isip na iparamdam natin sa ating mga kababayan na kahit papaano ay mahal sila. Noong mga taong inilukluk kayo, naglukluk sa inyo dyan sa pwesto. Yun lamang po eh. Yun lamang po ang gusto ko. Sabi ko nga po eh, 10 yung dilubyo yung darating ngayon 2024. Ipagpalagay na natin. Yung 9 doon ay hindi na matuloy. Yung isa na lang ang matutuloy. At kung yung isa na yun ay virus naman, hindi ba't marami pa rin maaapektuhan? Ay paano na ngayon kung lahat yung 10 na yun ay tatama rito ngayon sa mundo? Itong 10 dilubyo na ito, dilalo na. Dilalong tunaw na tayong lahat. Pero doon po sa sinasabi ko kung virus lamang po ang kakalat sa atin. Hindi naman po kaila sa inyo. Itinuro ko na po sa inyo
nandyan po yan sa video ko, kung papaano nga maiwasan, kung papaano huwag tumalab yung mga virus na darating sa atin. Nandyan po yan sa video ko. Kaya nga po yun ang lagi kong sinasabi sa inyo, na isubscribe nyo na po pangsamantala itong channel natin, para kahit papaano ay nai-inform kayo, kahit papaano ay magkaroon kayo ng idea o kaalaman. At ganun lamang po ang gusto kong ipahiwatig sa inyo. Wala na pong pakapag-asa ang bansa natin hanggat nananatili ang gobyernong ito. Siguro naman yung dating presidente, kilala namin naman natin na yan ay talagang marunong manindigan yan. Marunong din mag-analyze yan. Dati, aaminin ko, noong sinabi niya, itong si President Duterte, sinabi niya kay Marcos dati na yan ay weak leader. Galit na galit ako noon. Katunayan, meron din akong video dyan na binanatang ko rin itong si President Duterte. Dahil lang doon. Kasi ang gusto kong mangyari dyan dati, bigyan ng pagkakataon, kasi yun ang paniniwala ng marami. Dahil ang paniniwala ko rin ay para makabawi sila doon sa mga pangbabastos, panglalait sa kanila ng buong sambayanan. Hindi po ba't nagbansagan nga silang sila ang pinakamagnanakaw sa Pilipinas, itong Marcos na ito. Kaya ang gusto ko lang po dati na kahit pa paano makabawi man lang ang pamilya nila. At yun nga po, sinabi ni President Duterte dati na weak leader ito. At mayroon pang nabanggit na nagpupulburo nito. So ngayon, lumalabas na po lahat yung mga totoo. So nandun pa rin po yung pag nagsalita itong si President Duterte, talagang totoo. Doon na lumalabas kayo yung dito na niya napapakinabangan yung confidential fund yun. Kasi papaano naman niya malalaman yun kung wala nga siyang confidential fund. So yun po ang nagiging resulta, kaya po nalalaman niya na weak leader ito. At saka ang tawag dito, meron pa siyang tawag dyan yung parang laki sa layaw, Jiprox, itong si Marcos na ito. So totoo naman pala. Ngayon, noon pong sinabi ko na nanawagan ako rito kay BP Sara na nag-withdraw ka na ng suporta rito kay BBM. At dito sa ating mga kasundalan at kapulisan, nag-withdraw na. Kasi ilang araw lamang po yun, nakita nyo naman po, nandyan po yan sa programa ni President Duterte sa SMNI, na halos ganun lang din po yung sinabi niya. Halos diniretsyonan niya na mag-withdraw na. Ang ibig po sabihin niyan, talikuran na niya ng sundalo at kapulisan ang administration ito, at palitan na, pumalit na yung dapat na karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Halos ganun, hindi lang niya diniretso, pero yun na yan. Ibig sabihin, nakikita na niya na mali-mali na. Ganun din po ako nung sinabi ko yan. At yan po talaga ang pwedeng mangyari, na maging sumalya tayo, na wala nang ginudyos ito, kundi patay dito, patay doon. Ganun naman po yan. Ultimong kababayan nila, pagkagutom na ito, papatay nila nila para makakain lang itong mga ito. Yun po ba ang gusto nating mangyari dito sa bansa natin? Kaya po ako nagdadaldal ng ganito. Kaya po paulit-ulit ko sinasabi na withdraw na. Kasi nga po, unang-una, kung itong mga netizen lang, itong mga tao lang ang mag-idsa-idsa na yan, wala po. Hindi po pwedeng mangyari.
wala pong mangyayari kung ito lang mga tao ang mag-iidsa. Pupunta sa EDSA at kahit pa buong Pilipino anong dyan, pag walang suporta ang sundalo at kapulisan, hindi rin po magtatagumpay. Kaya yun po yung sinasabi ni President Duterte, nanawagan na po siya. So ibig sabihin, pagka ito na po ang nag-withdraw, ang mga sundalo at saka mga kapulisan, sasabayan na po natin yan. Doon pa lamang po natin makakamtan na talagang sigurado tayo na may lilipad na naman ng walang pakpak pabalik ng Hawaii. Ganun naman po. So, ibabalik ko lamang po yung ating title na hindi lamang umiiyak na itong DBP at saka Land Bank, kundi naglulupasay na at nakikiusap na ng suporta dito sa Central Bank para may pagpatuloy pa nila yung kanilang operasyon bilang isang bangko. Dahil wala na po, hindi na nila kayang ipagpatuloy pa yung kanilang operasyon kung dyan na nga po napunta sa Maharlika Investment Fund yung pira nila. Imagine mo, total of 75 billion. Ibig sabihin, konti na lang, trillion na ang pinag-uusapan. So, yan po. Ipagpamanhin nyo na rin po yung minsan, ay yung pong mga, akala nyo seryoso yung sinasabi ko. Ay, pero ang kung inyo pong lilimiin, ay nagbibiro lang din po ako doon. Kasi, minsan po, pagka nasusobrahan ako ng galit, ay talaga namang iba yung pakiramdam ko. Ayaw ko naman pong ma-stroke dito dahil lang sa mga animal na ito. At gusto ko lamang pong maging mahinahon. Kagaya nga po nito, hindi ko muna in-ready rito yung lababo kasi kung nakikita ko, ay kawawa yung lababo. At magre-reflect po ito. Balang araw po magre-reflect po ito doon sa mga mukha kung saan ko in-address yung paghahambalos ko dito sa mga politikong ito. Makikita nyo po yan. Abangan nyo lamang po. So again, dito sa aking mga subscribers, patuloy lamang po ang ating paghingi ng gabay sa ating Panginoon. Patuloy lamang po yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. At isurrender na po natin ang ating buhay sa Kanya. At isurrender na po natin ang lahat ng magiging kapalaran natin sa buhay at sabihin na natin siya na at ipinapaubaya na natin sa Kanya ang programa ng ating buhay. Ganun lamang po at dahil po dyan, hindi po malayong mangyari na dumating na po yung swerte sa inyong lahat. Maraming salamat po at sa susunod po muli. Salamat po.